expectations, o ba reality? Marami ng pagtatalo ang naganap tungkol sa bagay na yan nitong mga nakaraang panahon. Kalimitan, napakalayo ng katotohanan kumpara sa inaasahan. Pero masasabi mo bang panluloko ito? Dahil minsan, sumusobra na talaga ang pagsasalarawan ng inaasahan kumpara kapag nandiyan na ang katotohanan. Ngunit paano naman kung pilit nilang ginagawang katotohanan ang dapat ay inaasahan lang talaga? At sa pagtahak patungo sa realidad na mundo, huli na nang malaman yung nasa gitna na pala kayo ng kumukulong tubig at wala nang atrasan pa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng grupo ng matitikas na kabataan na minsan ang hinangaan ng lahat sa pinilakang tabing, ngunit kasabay ng pagsikat ng mga ito, pilit silang hinihila patungo sa tunay na mundo at pilit sinusubukan ang mga katangian nilang dapat ay nasa harap ng kamera lamang. Ang kwento ng mga batang siga noong dekada 50 o yung tinaguriang Low Waist Gang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Dilingid sa kaalaman ng karamihan, ang Low Waist Gang ay isang on-screen baguets barkada lang na binubuo ng mga taong nagsisimula pa lang sa showbiz noong dekada 50 at di kagaya ng iniisip ng iba na isa itong gang sa totoong buhay na nasasangkot sa mga kaguluhan at krimen sa lansangan. Itinatag at binuo ng Premier Productions noong taong 1956, ang Low Waist Gang ay ginawa ni Larry Santiago at idinirect naman ng kanyang kapatid na si Pablo Santiago na siya namang tatay ni Randy, Ruel at Raymart Santiago. Ito ay kinabibilangan ng mga bagitong aktor noon na gaya ni na FPJ na noon ay 17 anyos pa lamang at kasama niya si Nasal de Sornac, Berting Labra, Boy Francisco, Butch Bautista na tatay ni Herbert Bautista, Tony S. Cruz, Bobby Gonzales at Mario Antonio. Samantalang nadagdag na lang sa kanila sina Chiquito at Paquito Toledo kalaunan. Hindi talaga magkakabarkada sa likod ng kamera ang mga ito dahil sina Sal de Sornac at Boy Santa Romana ay meron ding kanya-kanyang sariling barkada kapag wala na sila sa set. At si FPJ naman ay tanging si Berting Labra lang ang palagi niyang nakakasama dahil nga noong mga panahong yun ay nagtatrabaho ito sa kanyang tatay na si Fernando po Senior, kaya malimit silang magkasama sa isang bahay. Sa kaparehong taon ding iyon nang mabuo on-screen ang grupo nila, yun na din ang ginawa nilang title sa una nilang pelikula na Low Waist Gang Movie. Si FPJ at si Sal de Sornac ang binigyang pansin sa unang pelikula nilang ito. At si Sal de Sornac ang ginawa nilang pinuno ng grupo at tigasin ang kanyang karakter sa pelikula. Samantalang si FPJ naman ay naging highlights din, hindi dahil bilang isang matikas na lalaki, kundi isang mahihiyaing nilalang. Siya ang pinakamahina sa lahat ng karakter ng Low Waist Gang noon. Ngunit kalaunan ay unti-unting umangat ang kanyang karakter hanggang sa siya na nanguna dito. Blockbuster hits ito noong mga panahong yun dahil sila lang ang teen boy group noon at naging daan ng pelikulang yun para magkaroon silang lahat na magandang break sa showbiz. Nasundan kaagad ito ng ikalawang pelikula nila na pinamagatang Bakasyong Grande noong 1957 at dahil nga sa pagtabo na naman ito sa takilya, nasundan pa ito ng nasundan ng mga sumusunod na taon. Sa kabuuan, 9 na pelikula ng Low Waist Gang ang nagawa nila at ito ang mga sumusunod. Low Waist Gang 1956, Bakasyong Grande 1957, Los Lacuacheros 1957, Lutong Macau 1958, Low Waist Gang at Siog sa Mindoro 1958, Gabi ng Lagim 1960, Low Waist Gang Joins the Armed Forces 1960, Rancho Grande 1960 din, at nagsasalitang kalansay noong 1961 pero hindi na dito nakasama si FPJ. At dito na nga tuloy ang nakilala at nangibabaw si FPJ dahil yung mga huling serya ng pelikula nila ng Low Waist Gang ay may kahalong aksyon na din. Sila ang naging salamin ng pelikulang Pilipino noong mga panahong yun at hindi basta-basta naging impluensya nila sa bayan dahil sa kanilang kasikatan. Kung buhay pa ang lolo mo ngayon,
Itanong mo sa kanya, baka isa siya sa mga nagsuot ng low-waist pants noong dekada 50 hanggang dekada 60. Na maging pati ang fashion industry sa bansa ay naimpluwensyahan na rin ng low-waist gang at naging usong-uso noon ang pagsusuot ng mga tao ng mga naka-low-waist na kasuotan. Pero sa kabila ng kanilang kasikatan, hindi lahat ng magagandang bagay ang dumating sa kanila. Dahil nga kilalang kilala sila ng lahat, iniisip ng iba na subukan ang tapang at ang totoong galing ng low-waist gang. Ito ang isa sa pinakamasamang naidulot sa kanila nang angkanin nila ang pangalang ito dahil iniisip ng karamihan na lehitimong miyembro talaga sila ng isang gang porke may salitang gang ang low-waist gang na ginagamit nila. Maraming beses silang nakukursunadahan sa mga kalye at hinahamon ng mga lokal na gang sa lansangan na nagiging dahilan kung bakit sila madalas napapaaway sa labas noong mga panahong yun. At ang masaklapan nito, hindi sila sama-sama kung mapagtripan dahil hindi naman talaga sila magkakabarkadang tunay sa likod ng kamera. Palaban sila pero hindi pinagmumula ng gulo lalo pat meron silang pangalang pinanghahawakan. Pero iba ang katangian pagdating kay Boy Santa Romana. Siya yung pinakamainitin ng ulo sa kanilang lahat at marami din siyang mga kabarkada sa labas na talaga nakikipagbasag ulo sa kalye. Hanggang sa sumapit nga ang 22 ng Hunyo taong 1961, katatapos lang ng pinakahuling movie nila na nagsasalitang kalansay, lalong nakilala ang low-waist gang at lalong inisip ng mga tao na totoong ganga sila sa totoong buhay. Dahil nga sa maagang pagkamatay ni Santa Romana sa edad na 25 anyos lamang. Nakipagbarilan ito sa Police Quezon City na hinihinalang miyembro din ng Big Four Syndicate noon na nangingikil sa mga artista at sa lahat ng mga taga-showbiz. Dalawa ang nakalaban niya, isang pulis na si Victor Buenaventura at isa naman nagngangalang Edgardo Pascual na mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Parehong kritikal ang naging kondisyon ng dalawang ito matapos silang tamaan pareho ni Santa Romana sa tiyan. Pero tatlong bala naman ang bumaon sa kanya na naging dahilan ng agaran niyang pagkamatay. Nangyari ang insidente sa harapan mismo ng LBN Studio. Marami pang ginawang pangingikil ang Big Four sa kanila na nabanggit na din natin sa hiwalay na kwento. At pakibalikan na lang po kung gusto nating malaman, hayan lang po yung link sa description box sa baba. Takot at pangamba ang hinatid ng Big Four sa grupo nila at sinira pa ang buhay ng maraming artista noon. Maliban kay FPJ na siyang nanindigan para sa kanila at hinding-hindi nagpasindak sa Big Four. At ayon na rin sa kalamang ibinahagi ng ilan nating kaibigan noong nakaraang kwento, minsang pinadalhan si FPJ ng extortion letter ng Big Four, ngunit bala ang isinagot niya at ipinadala ito sa Big Four. Shoutout sa iyo kaibigan! Sharing knowledge po tayo dito sa Baliktanaw dahil hindi naman po natin nakikita ang lahat ng impormasyon kailangan natin sa bawat kwento. At maraming maraming salamat din po sa pagtatama sa ating mga pagkakamali at ikinalulungkot ko po yun. Samantalang sa lahat ng miyembro ng low-waist gang, si Sal de Shornac lang ang pinakanaging sikat sa kanila dahil na rin sa siya ang kinikilalang leader ng grupo sa maraming pelikula nila. Ito ang naging daan para lalo siya makilala at makagawa ng maraming solong pelikula na lalong nagpatanyag sa kanya. Ngunit ito na rin ang naging daan para masira ang karera niya at kung gaano kataas ang kanyang naging paglipad ay ganun din kasakit ang kanyang biglang pagbagsak sa lupa. Lumaki ng sobra ang ulo niya sa pagkasilaw sa kasikatan at lumabas ang kanyang kayabangan. Naging mapagmataas ito at nalulong sa barkada. Dumami ang basher niya kung ikukumpara natin sa lengguwahe natin ngayon at lahat sila ay galit na galit sa kanyang kayabangan. At siya rin ang kabarkadang kasama ni Rolando Montes na miyembro ng Big Four na kung ating matatandaan sa nakaraang kwento ay siyang sumugod kay ERAP na magsumbong ito sa NBI dahil sa extortion ng kanilang grupo. Pero hinamon lang ito ni ERAP sa isang square fight ngunit hindi rin nakapalag. Tumistigo si Sal de Shornac noon laban kay ERAP kahit alam naman niya na sila ni Montes ang sumugod kina ERAP sa Pilam Life Building na naging dahilan nga ng pag-iipon nila FPJ at ERAP ng maraming armas sa kanyang bahay sakaling salakayin sila ng Big Four. At nagpagawa na rin si ERAP ng kanyang last will and testament noong mga panahong yun dahil akala niya ay katapusan na talaga ng buhay niya noong mga panahong yun. Sa pagkamatay ni Santa Romana at sa pangyayaring ito kay Shornac,
Nabawag ang Lowest Gang at hindi na muli sila nagkaroon ng pelikula. Pagkalipas ng ilang dekada, muling binuhay ang grupo nila kasabay ng pagsilang ng Viva Films sa pinilakang tabing. Nagkaroon ng remake ang Lowest Gang sa katauhan naman ng mga batang henerasyon ng mga panahong yun. At ito nga ay yung pagkakasilang ng bagong Baguettes Gang na sumikat noong taong 1984. Kinabibilangan naman ito ng mga batang aktor at aktres ng mga panahong yun na sina Agamulak bilang Adi, William Martinez bilang Tonton, JC Bonin bilang Tupe, Herbert Bautista bilang Gilbert na anak ng original na Lowest Gang member na si Butch Bautista, at si Raymond Lauchenko bilang Arnel. At kalaunan, dahil na rin sa pag-evolve ng panibagong mukha ng grupo nila, binigyan na rin sila ni Derek Mario de los Reyes ng mga kaparehang aktres na kinabibilangan naman nina Jubel Salvador bilang Melissa, Yula Valdez bilang Janice, Yayo Aguila bilang Rose, Irma Alegre bilang Fe, at Chanda Romero bilang Christine. At pagkatapos nito ay kasaysayan na nga makapagsasabi. Sigurado naman akong marami na sa atin na nakakakilala sa kanila, at kayo na ang humusga kung saan-saan sila nakarating at gaano karaming parangal ang mga nakuha nila. Dahil gaya ng Lowest Gang, blockbuster hits din ang lahat ng pelikula ng mga Baguettes Gang. At muli, isang paglilinaw lang, kaibigan. Ang Lowest Gang at Baguettes Gang ay isa lang on-screen gang at hindi nag-i-exist sa tunay na buhay. Expectations lang po ito at hindi reality. At yan ang Reality Bites, ang pinakamasakit na katotohanan. Nagustuhan mo bang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!